Bay, well, yeah, kaya ang tao, minsan pinababalingan yung pagkain nila kasi kulang sa larangan spiritual, puro pagkain at sa isip. Isa pa rin po dyan na pandagdag namin niya ay yung wala rin katuparan sa emosyonal ng mga pangailangan. Ano yung mga emosyonal? Siyempre, bilang tao tayo, meron tayong mga emotions. Halimbawa, kulang ka sa pansin ng asawa mo, yung mga ganun. Parang hinahanap-hanap natin yun. O kaya naman, hindi kinatakbo yung mga pangailangan. Yun, parang emosyonal niya ang tatakbo. Hahanapan natin at ibubusan natin sa pagkain. Ano po? Ngayon, kung ang emosyonal na pangailangan ng isang tao kapag kain hindi natatagpo, kadalasan nga ay pinupunod na lang sa pamagitan ng pagkain ng labis. O tagalan na ng asawa ko, pakain na lang ako makakain. Yan, mga ganon. Sa mag-asawa, kung ang kanyang kabiyak ay nagtataksin kung hindi lang papadaman ng pagmamahal, isa yon sa kadahilanan. Sa mga wala ng mga asawa na walang kakayang magtatag na maayos na pakikitungo sa lipunan, halimbawa, yung mga walang katiyakan, matamang pagpapalaga sa kanilang sarili, ang mga bigo sa buhay, emotion din yun, so ibubuto niya sa kakain na siya ng kakain. So, yung mga tao naman na matinding kakulangan sa financial din, isa rin yun. Kung sa financial, minsan hindi nabibilang talagang gusto niyang matamasa, kaya maaari niya siya makaramdam na para ba na siya pinagkakaitan, bubuhos na din sa pagkain. Kung nakakita ng pagkain, lalagtakan naman yung lalagtakan yun. Duduhapangin yun. Ngayon, ang pagsasagawa po ng mga bagay para sa ating sarili, kapag hindi balanse, yan po ay hindi man hindi malusog ang ating pangailangan emosyonal. Kaya balance. So, na-balance na yung spiritual, so emotional natin. Kapag hindi balanse, yan din po yung mga ka-apekto. Ngayon, ang isang babae, di ba, misan, marahil, kailangan bumili din sa parinisan-misan, bagong kami, nagpapalinis ng kumul, papaayos, ganyan. Mga bagay na makapagbibigay sa katuparan ng kanyang pangailangan emosyonal, meron din ganon. Ang isang lalaki naman, ang nangailangan maglaro, pamisan-misan, maglaro ng grito, basketball, o ano pa ma, mga nakapagpapawis, isa rin yun na nakakaalis ng sa emosyonal o pangailangan emosyonal. Amnam po. Ngayon, isa rin dyan, yung pangailangan sexual ng isang tao. Kapag ka hindi rin natutugunan sa isang relasyon, anong resulta? Mahalin niya na hanapin ang aling sa sarili, hahanapin niya sa pamagitan ng pagkain. Diba, minsan, yung mga sa mag-asawa, o hindi na sila nagkakalabitan sa kape. Diba, minsan naman ganun. O dati, nakakalabit siya kapag gano'n. Ngayon, para nawawala na yun, yung pangailangan din yan eh. So, bahagi ng ating emosyon, yun ang tayong tao. Amla mo ba? So, gagawin niya, babaho na lang, kakain na lang. Ayun, na. Dahil nga mga tao na ginagamit ang pagkain bilang kanilang sariling tagaliw upang iga ay mabalanse ang kanilang buhay, hindi po tama yun. Dahil may tuturin ang unang sa karunungan. Kung doon lang ibabalanse, para mabalanse, kakain na lang ang kakain. Kulang kami mister sa aming mong ganito, ganyan. Ang aming relasyon sexual, parang kakain na lang ako, o kaya ano. Maraming mga tao ganun eh, binabalin nila sa pagkain. Amlang po ba? So, huwag daw gumamit ng mga bagay na katulad ng mga yan upang ang takip mo lamang para akala mo mababalanse ano yung pangailangan emosyonal. Hindi po, dahil lalo ka lang, bibigat ang timbang. Amlang po ba? Para kayong ano? Busok. Busok at bundat. Ano kayo ba? Mamaya. So, sabi sa 2 Corinto chapter 1 verse 3, purihin natin si Yahu Kul at Abu, ni Mulkiyol Yahu, is Wahol, ni Moskay, ang mahabagi Yahu Abuul at Yahu na pinagmumulan ang Yahu ng ating kahaliwan. Yun ang dapat, na kung di ka makalit mong bagay, merong rupa Yahu Shwa na ating tagaling. So, hindi mo pwede itutok doon sa kailangan makalimutan yung mister ko, kailangan ko nga nung ganyan, para hindi mo po pwede yung ganun. Dahil kung kakayaan natin na alamin tayo niya ang hukul, maalim natin ang iba pang tao. Katulad ng mga ano, yung mga tao may puso na sukatan, maaaring yung mga inabuso, o yung mga itinakwil o mga pinabayaan ng malaman sa buhay, o ito maalim sa sarili mo mismo, yung mga tao may exhort mo rin, na hindi na yung pagkain po pwede mong ganun ba eh, kumain ka nilang, naalim nila sa kain. Yun ang fast food, pwede ka nilang magtambay. Hindi. Kung naalim ba, niya ang hukul, kung tayo naalim niya ang hukul, naalim na tayo, maalim din natin yung mga nangangailangan. Amin na po ba?
At dyan, isa lamang katugunan sa iyo ng uri ng pangailangan. O anong ating pangailangan? Dapat, si Multiul Yahushua, siya lamang ang daan. Amin na po. Amin na po. Ayan o, kung hindi ano yung ganyan. Ayan o, kung ano. Basta meron na ni Yahoo. Contento, ano? Paligaya, ano? Hindi ko dadaanin sa keso. Hindi kami nagtatalik ng mister, ano yun? Diba? Eh keso, ganito ganyan na ano. Asawa ko, ganyan. Eh ano yun? Basta ani ay masaya dahil sumasa akin ang ruha, Yahushua. Amin na po ba? Amin. Masaya po ba kayo? Amin. Apa kumakain? Kumakain na. Amin na po. So kung ganyan gamitin ang pagkain bilang damot o droga upang papamanhirin ang iyong sakit, kaya ang ibigay ni Gabol Yahushua ang ating kagalingan. So yung solusyon. Diba? Kaya ka masaya ba dahil sumasa akin si Multiul Yahushua. Amin na po ba? Kasi pa rin yung mga malungkot at naiinip na mga tao, maaari kumain sila ng labis. O kapag nga nalulungkot, maaari ang pagbabalikan nila ay ang pagkain ng labis. So hindi mo na kailangan maging malungkot. Sabi sa katulong mo, hindi mo na kailangan na maging malungkot. Kung ito ay may asawa, bawa, meron kang asawa. Sino may asawa na? Sino may asawa na? Kapag umamin kayo, pagkakalat ka lang yun, ha? Asawa nila, asawa nila. Pero hindi ka maaaring malungkot. Kung ito na asawa na walang ginagawa, halimbawa, kung hindi ka manood ng telebisyon, bukong sa palatasan, eh syempre, hindi mo hilig yun. Oh, eh, dapat ka malungkot nun, nanulungkot siya. Ay, hindi mo hilig tinatanood yan, hindi ka dapat malulungkot. O kung ito na asawa na walang inatupak, kung hindi ang kanyang sasakyan pang karera, maaaring malungkot ka rin. Pero hindi ka dapat malulungkot. Kung alam pang asawa naman na isang babae na kabilang sa isang samahan sa kolyaw natin, o kaya pamano ng isang paralan, marahil, maaari kang maging malungkot. Pero nga, hindi ka dapat na nalulungkot. Kung wala pang asawa mo naman, ay walang inatupag, kundi ang pagtatrabaho, marahil, maaari kang maging malungkot. Ano, kung ito naman yung byuda o balo, maaari, marahil na maging malungkot ka. Pero, sa kabila ng yan, kailangan mo maging masilakbo sa pagtahak sa buhay. Huwag mong gamitin ang pagkain bilang pampuno sa iyong kawalan. Again, huwag mong gamitin, huwag mong pagbalingan ang pagkain bilang pampuno sa iyong ako naman o ako naman. Diba, maraming ganun eh, Mr. Cook, hindi na muhuhuy, isang-isang. Dadaanin na, dahil nalulungkot siya, dadaanin na sa, ano, pagkain. Amin na po. So, mahal ka magmalungkot dahil kailangan mong humiwalay sa masama o malalit samahan. O yan. Higit na kung tinanggap mo sa iyong buhay, si Multiul Yahushua bilang tagapamuno at tagapagligtas mo. Ngayon, hinihimalay ka na Yahuhul mula sa labis ng pag-ugnayan sa mga tao sa takdang panahon upang tulungan kang magkaugat at maging makabuluhan sa kanya. Kaya hindi ka dapat nalulungkot. Naiinip ka ba dahil sa kawalan ng pagkaka-iba-ibang uri ng pamumuhay? So, ang mga tao naiinip, kadalasan ay kumakain ng labis. Tama. Ang mga tao naiinip, kadalasan ay kumakain ng maski tutong. Laman siya din. Tama. So, ang rupa niya ng Huswa, napakamalikahe po, humalit sa kanya ng mga ideya upang makapukinan ang pagkainip. Sabi ang pagkainip, nainip lang dahil ano, ganito, ganyan. Ibubuhos na sa pagkain. Okay, isa pa. Walang laman ng isip, kundi ang pagkain. Sino ganyan? Yung isip ko, pagkain. Mamaya, kakain na naman. Mamaya, puro pagkain ang laman ng isip. Pero kapag iniisip mo yung sa pagkain, lalo kang umutumin at hindi ka pang kaganahan sa pagkain. At ang iyong isip ay nakaka-apekto sa iyong damdamin at katawan. Kapag inisip mo nga, kaya ng kain, eh wala, parang kang magugutom. Lalo na kung nakatira ka sa mga food centers, sa mga malalapit sa lugar mo. Sentro ng buhay doon ay? Pagkain. Yun. Parang kumain sa mga telebisyon, larawan ng pagkain, mga sa mga billboards, o kaya sa mga magazine. Ngayon, kapag nanonood naman, nanonood pa. O, kailangan daw meron pang popcorn, kailangan meron pang candy. Inaamoy pa yung amoy ng popcorn, lalo pa siyang gaganahan. Yun. Alam na. So, nangangailangan ka ng panahon upang desisyonan upang ikaw hindi maging overweight. Alam na. Kumain! Kumakain dahil mayroong pagkain. Sino na lang? Nakita mo yung pagkain? Pakain na siya. Lagi po kayong maging maingat sa pagpili ng pagkain na nasa inyong harapan o kung anong isusubo ninyo sa inyong mga bibig. Mali siya ngayon.
nakatakma sa papo ng katabi sa isubo. Eh, mali, hindi natakma mo gano'n eh, hindi pa na ano. Okay. Kung may nadaanan ng isang supo at pokis, huwag takmain kung talagang pinipili mo ang iyong pakainin. Kainin lamang ang mga pagkain na nilalayo mong kainin. Hindi dahil sa kung ano ang mayroon at hindi dahil sa kinakaayo ng ibang tao ay kakainin mo na rin. Nakita mo kinakain ng suka, kakakain mo lang. Nakita mo kinakain ng ganito, kakain ka pa rin ulit. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Dahil nakita mo kinakain.